Let's now start assembling our Korean pancakes. To start with, yung ating cabbage. Ayan. Okay, so konti lang gagawin ko kasi konti lang kami sa bahay eh. So, that's a cabbage. Ito, yung carrots. Yung carrots, ginrate ko na lang siya. Pero yung magaspang na grater, yun na lang ginawa ko instead of chopping it into thin slices. So, ganoon na lang yung ginawa ko. Okay. And then, maglalagay din ako ng white onions para may konting crunch yung ating vegetable patties. Ayan. Tapos, guys, maglalagay din ako ng half bouillon. Ayan, half bouillon of beef to. Pero you can add chicken or pork kung ano gusto nyo. Kasi iniisip ko, masyadong maraming gulay at walang masyadong lasa. So, ayun, para may konting lasa yung ating mga gulay, yun, lagyan natin ng konting, dinurog ko siya, oh, yung beef bouillon. Okay, ng Knorr. And then, ito, may sobra pa akong spring onions from my shabu-shabu kahapon. So, that slices ko. So, apat siya. So, ipapry lang natin siya, guys, ha. Yan. So, ibabrown ko lang siya, guys, on both sides. And we'll be right back. So, let's now fry our patties. Okay, so let's add some butter. Okay. So, guys, for this recipe, hindi ako gagamit ng pan kasi wala akong pan sa bahay. So, ang gagamitin ko, since meron pa akong tira from my burger buns, itong gagamitin ko, buns. So, kakaiba talaga yung twist ko on my Korean sandwich, no? So, ayan. So, I'm going to make this into a patties. So, the usual Korean, ano kasi, Korean sandwiches. Siyempre, pag sinabi mo sandwich is, yung pan, no? So, ito ang gagawin ko. Ilalagay ko siya sa burger buns. Okay. So, ayan. Okay. So, isi-shape ko siya ng, instead of doing
yung square na vegetable patties. Ito, gagawin ko siyang circle. Okay, gagawin ko siyang circle. So, yan. Okay, so para lang nagpo-fry ako ng burger patties. So, okay. Ayan siya, guys. Okay, hintayin lang natin siya hanggang maging ready. Okay, so ganyan siya para siyang para siyang burger ba? Okay, nakakatuwa. Okay, so hinaan ko lang siya para maluto siya sa loob, ha? Ayan. Okay, guys. So, ipa-flatten ko siya ng ganyan para maluto siya sa loob. Okay, so gagawin ko the rest of the vegetables, no? Ipa-fry ko lang siya lahat. Okay, so we'll be right back. So, malapit na tayo matapos ngayon. Ngayon naman, ito-toast natin yung ating mga buns. Okay, so instead of using pan, ito lang kasi available sa bahay. So, I'm using burger buns. So, naglagay ako ng butter, guys, para maganda yung pagka-toast niya. Okay, so, ayan. So, nilagay ko rin yung partner niya ng butter. Ayan, para maganda yung pagka-toast. Okay, at saka ito pa. I'm making two sandwiches. Okay, pagkasyay na natin siya lang. Ayan. So, parang hinihit lang natin siya, no, yung pan. Para maging toasted siya. Okay. So, habang hinihintay natin yan, pakita ko lang, guys, na ito yung spam na finry ko. So, just the way I like it, yung medyo crispy siya sa edges. Okay, so instead of ham, dahil wala akong square ham, ito lang available sa pantry ko, spam. So, ito na lang yung gagamitin ko for our Korean sandwich. So, parang, ano na to, Korean sandwich with a twist. Okay. So, ginawa ko lang siya ng twist. Basta kung ano lang yung pwede sa available sa bahay, yun na lang gamitin nyo. Okay. So, let's see kung pwede na to. Okay, hindi pa siya masyadong okay. So guys, ito-toast ko siya on both sides and we'll be right back sa pag-assemble nito. So sa lahat ng mga Korean sandwich, sa lahat ng sandwich na alam ko, ito yung pinaka medyo mabusis. Okay, so we'll be right back. Ito-toast ko lang to. Okay guys, so let's now assemble our Korean sandwich. Pakita ko muna sa inyo yung vegetable patties na ginawa ko. Ayan, ayan siya, guys. Important tip lang is to cook this on a low fire. Okay, para hindi masira. Tsaka huwag nyo masyadong gagalawin. Okay, so low fire lang siya para mag-form talaga siya. Kasi yung iba nagmamadali, fini-flip kagad sa kabila. So, it's a no-no. Kailangan medyo low fire, tsaka konting pasensya lang talaga, tiis. Okay? So, yan na siya, guys. And then, ito na kayo yung ating buns na tinoast. Okay, ang bango-bango na niya, amoy butter. So, let's start, no? So, ito yung pinaka-base natin. And then, we'll add our, ito yung pinaka-Korean sandwich niya. Ito yung talaga yung star, eh. Ito talaga yung star ng ating Korean sandwich, okay? So, yan. And then, since wala rin akong square na cheese, so maglalagay na lang ako ng strips of cheese.
Okay. So actually very simple lang siya kapag ina-arrange na eh. Yung mahirap lang talaga dito sa Korean sandwich na to is the preparation. Okay, so hindi katulad ng peanut butter and jelly sandwich, ganun, papahid mo lang. Ito talaga, medyo matrabaho talaga. Okay, so yan. And then I will put some ketchup dahil ito yung kanilang madalas ilagay, ketchup. Oops! Spill tayo ng konti doon. So, ketchup lang. Okay. Ayoko naman masyadong ma-ketchup eh, kasi parang masyado siyang maasim. Okay, for my taste. So, konting ketchup lang. Okay, so tanggalin ko lang guys ang konti yung spill dito ha. Medyo nag-spill siya. Okay, and then Japanese mayo. Ito meron akong Japanese mayo, pero you can use syempre ordinary mayonnaise. So, ito yung famous na parang ginaganyan-ganyan nila. Okay. Ayoko naman masyadong nalulunod sa dressing. Okay. Ayan. And then, I'm going to add another vegetable patties. Ayan. Ayan. So, doble siya. Ayun. Okay. And then, another pan. Ayan. So, yan ang ating Korean sandwich na nilagay ko sa burger buns. Okay. So, titignan na natin yung laman sa loob. Okay. So, ito siya. Oops, hindi pa siya na-slice hanggang dulo. Excited. Excited. Hindi pa na-slice hanggang dulo. Okay. So, ito siya, guys. Ayan. Wow. Ayan. O, diba? Ang ganda ng layering niya. Ayun. Okay. So, gagawin ko pa yung isang sandwich, okay? So, we'll be right back. So, ito na ang ating finished product. Ang aking Korean sandwich.